Mga katoto, good morning po. Magandang araw po sa ating lahat. Yan. Gumaganda na yung panahon. Umiinit na oh. Wala nang snow sa paligid. Wala nang snow sa gilid-gilid. Ganda na. Ngayon, ihahatid ko muna si Commander sa trabaho niya. Kasi magtatrabaho siya ngayon. Tapos ako, mamaya naman ng hapon ako magtatrabaho. Kasi yung trabaho ko po evening. Kaya, ayan. Tuwing umaga, hinatid ko si Commander para magtrabaho siya. Wala nang snow. Nalusaw na. Ready na sa pag-garden. Itong mga pang-script na to, itong mga pala na to, dadaling ko niya sa bodega. Doon sa likod, sa shed. Itatago ko na ito para sa next winter, gagamitin natin ulit. Yan. Ito po yung namin dito. Paligid namin dito sa Dauphin, Manitoba, Canada. Ayan oh. Wala nang wala nang snow. Pero malamig pa rin yung simoy ng hangin pag umaga. Ay, meron na tumutubo oh. Oh, di ba? Ito yung tinatawag na perennial plant. Kasi yan, mamatay yan mga yan sa winter. Pero mabubuhay ulit sa summer. Ayan oh, tumutubo na sila. Di ba? Mga perennial plant yung mga yan. Di ba? Itong mga to tatanggalin ko to sa day off ko. Yung mga natuyong mga halaman. Ayan. May uwak. Hindi ko na natanggal itong damo dito. Ay, yung mga dahon pala. Saan si Commander? Hal! Asan ka na? Ito yun. Ginagawa pa daw siya. Yan. Papakita ko lang sa inyo yung mga ipinunla ko na halaman. Yan, nilagay ko lang dito sa may bintana ng basement. Yan, may ampalaya, may sitaw, may okra. Yan. Dalawa yung ampalaya. Yan, dalawa. Tapos yung sitaw, 1, 2, 3, 4, apat sila. Pero meron pa sa loob na naipunla ko. Yan. Ito, ready for transplant na to sa summer. Kaya lang, medyo malamig pa dito. Hayaan ko muna na humaba sila. Yan, ready ka na? Tara! Buksan mo na to, hindi ko pa nabuksan ito. Okay. Yarin ko muna si Commander. Yan. Ganda pa rin, no? Biyahe muna kami mga katoto. Ihatid ko muna si Commander sa trabaho niya. Maghahanap buhay muna siya. Hanap buhay para may pambayad ng bills. Oo, may mga pambayad ng bills. May tatapon ng green garbage ngayon, yung mga red garbage can, mga dahon-dahon tsaka damo na hindi na itapon nung last summer. May nilia kukunin. Meron mo ba kaya yun sa atin? Meron yun. Titignan ko nga kung merong laman.
ko lang na ano dito. Oh, na school bus, no? Malapit lang pala talaga yan, no? Kaya approaching a railroad crossing. Convenience talaga pagka malapit sa ganyan. Pag may bata, no? Hindi pa nabibenta, bibili po, nabibenta. Interest ng ano, ng mortgage. Okay, yan. Ilan na? Magkano na yung ano? 6 point something. 6 point something na. Taas na, no? Kaya pa, hirap pa natin kumuha ng bahay. Ito, binibenta rin ito. Kaya lang medyo parang busy siya, busy road, ayoko. Walang tigil lang ano, sakit. Ayoko ng busy road. Malapit na yung ano ni Commander, trabaho niya. Ilang minuto lang naman. 2 minutes lang yata o 3 minutes lang yung biyahe. Three minutes na. Nakalakad-lakad na. Sarap na maglakad eh kasi na-exercise yung katawan. So ibig sabihin kailangan maglakad din ako? Hindi, malayo naman masyado yung sayo eh kung lalakarin. Kumbaga exercise pagka hindi ka nagmamadali sa papuntang trabaho, mas may enjoy mo yun. Okay, okay. Ito po ha. Okay, dyan na yung trabaho ni Mrs. Nandito na kami. Ingat ka. Opo, salamat. Ingat ka na. I love you too. Hindi lang siya. Diba? Naihatid ko na si Commander Katoto sa trabaho niya. Uwi na ako. Tapos ako naman ng ano, aiwan sa bahay, magluluto ng ulam para pag uwi niya, meron siyang kakainin. Meron na kaming tatanghalian. Ganito yung routine namin araw-araw. Ihatid ko siya sa trabaho sa umaga. Tapos sa tanghali susunduin ko siya. Tapos pagbalik niya ng tanghali sa trabaho niya, siya na yung mag-drive. Siya na yung ano, magbiyahe mag-isa. Kasi alas 3 noon, papasok na ako sa trabaho. Ngayon, ang ginagawa ko, hindi na ako nagsasakyan. Naglalakad na lang ako papuntang trabaho ko kasi malapit lang naman. Tsaka hindi na masyadong malamig. Kaya ko naman nang maglakad. Tsaka exercise na din sa katawan, katoto. Kailangan din ng exercise kasi dito sa Canada, madalang ka lang talaga pagpawisan. Ngayon mga katoto, nahihatid ko na po si Commander sa trabaho niya. Tapos magluluto muna ako ng adobo. Meron siyang niluto kagabi na noodles. Ito oh. Yan. Niluto niya ito kagabi. Uulamin namin, kakainin namin mamaya. Tapos babaunin ko din. Pero magluluto pa rin ako ng adobo para meron siyang dadatnan na pagkain mamayang gabi. Tapos meron din kakainin bukas ng umaga. Kasi sigurado hindi naman yan mauubos eh. At least, di ba? Ano siya, may pagkain na kami mamayang tanghali, tapos babaunin ko pa mamayang gabi, tapos bukas, meron pa kaming ulam, yung adobo. Yan. Adobo kasi katoto, pang matagalan to eh.
Kahit na hindi mo ano to, hindi mo i-ref, pwede. Kahit 3 days pwede to, mga katoto. Ito yung lagi namin binabaon. Naalala ko pa dati, katoto, sa trabaho namin dati sa may Roblin pa kami, sa barn pa kami nagtatrabaho ni Mrs. Dalawa kami. Ginagawa namin, magluluto kami ng ulam na maramihan yung luto namin. Para meron na kaming babaunin, meron pa kaming kakainin ng pagka-uwi ng bahay after ng work. Tapos kinabukasan, meron pa kami ulit babaunin. Ano siya, pang 2 days ba na ano, na lutuan na ano, na ulam. Yan, lagi namin ginagawa yun dati sa Roblin pa kami para mas tipid sa oras. Minsan kasi papasok kami ng alas 6 tapos uuwi kami bandang alas 4, alas 5, ganyan, late na. Tapos yung tinitirhan pa namin yung ano siya, marami kami nakatira pero isa lang yung kusina. Kaya minsan nakakatamad magluto kasi marami dun, maraming tao sa kusina na sabay-sabay magluto. Minsan wala ang space na paglulutuan, ganon. Kaya ang ginagawa namin, yung pagka nakakapagluto kami, maramihan. Para at least may ulam na, may baon pa. Ganon yung ginagawa namin, katoto. Ito. Babalat muna ako ng patatas tsaka carrots, lalagyan ko yung adobo para at least dumami. Mapadami din to. Ayan. Masarap kasi merong ano eh, patatas at tsaka carrots yung adobo. Nagbibigay din ng ibang lasa. Hindi lang purong baboy. Meron akong lagi pinapanood, katoto, sa YouTube ngayon, yung sinusubaybayan ko. Balita ngayon na kung napapanood nyo din yung malapit na magkaroon ng World War 3, yung gera. Kasi ang dami ng tension na nangyayari. Kung nabalitaan nyo nung una yung Russia at saka yung Ukraine. Ayan, ang daming mga namatay, ang daming, di ba, ang daming pinasabog sa Ukraine. Ang daming napinsala. Tapos ngayon, ang Iran naman at saka yung Israel. Tapos, may mga nagbabanta na yung mga ibang bansa din, magkakaroon din ng gera doon. Kaya, napakahirap ng panahon ngayon, hindi mo na alam kung ano yung, hindi mo alam kung ano namang nangyayari sa mundo. Kasi, napakagulo na, katoto. Hindi na maganda ang nangyayari ngayon sa atin, sa panahon ngayon, sa mundo natin. Lalo na, hindi naman katulad dati na kapag nagkaroon ng gera, talagang mano-mano, pisikalan, at saka talagang mano-mano siya, barilan, ganyan. Pero ngayon, kahit malayo ka, tatamaan ka ng mga missiles nila. Kaya ang na-alarma ako, na napapaisip ako, nag-aalala din ako sa Pilipinas. Kahit naman sa ibang bansa, kahit nasaan tayo. Kasi hindi biro ang magkaroon ng gera, mga katoto. Kasi maraming mga mapipinsala sa atin. Mamamatay, mapipinsala sa nature natin.
yung kabuhayan natin, yung ekonomiya babagsak. Yun naisip ko kasi paano na tayo kapag ka nangyari yung ganun, di ba? Kinukuwento ng mga matatanda sa amin dati nung giyera, nung World War II, napakahirap daw kasi bagsak ang ekonomiya, tapos basta mahirap daw ang buhay noon. Nai-imagine ko kung mangyayari ngayon yun, sana wag naman pahintulutan ng Panginoon na mangyari yung giyera na yun, paano na tayo? Paano na yung susunod na generation, di ba? Paano natin may enjoy yung buhay? Kasi maraming madadamay dyan talaga, as in. Pinangangambahan ko din kasi sa amin, dun sa Pilipinas, malapit kami sa kampo ng mga sundalo. Siyempre, sa mga napapanood ko, yung unang tinatarget ng mga ganyan, yung mga kampo ng sundalo. Kasi nandun yung mga kasundaluhan, di ba? Tapos, malapit kami doon. Halos isang barangay lang. Isang barangay lang yung Pagitan o kapit barangay lang namin, mga katotoo sa Tarlac. Yung kampo ng sundalo. Kaya nag-aalala ako, sana alam naman natin yung girian ng Pilipinas at saka China, di ba? Sana wag mangyari. Sana hindi pahintulutan ng Panginoon na mangyari yung giyera na yon. Talagang maghihirap ang mundo. Maghihirap ang mga tao. Totoo yun, mga katoto. Hindi biro ang magkaroon ng giyera. Hindi biro yun. Paano na yung pamilya natin sa Pilipinas? Paano tayo dito, di ba? Lalo na yung mga nangyayari ngayon sa Dubai. Napakainit na na lugar. Puro desierto. Yan. Tapos biglang umulan o biglang bumaha. Nakita ko talagang sa YouTube, pinapanood ko. Grabe, daming inanod na mga sasakyan, daming nasirang mga building, mga bahay. 'Di ba? Nakakatakot 'yun. Tapos yung mga wildfire pa nang nangyayari dahil sa sobrang init ng panahon sa Pilipinas, yung napanood ko na nag-viral din sa social media na nasunog mga sasakyan sa airport sa NAIA, 'di ba? Napakahirap ngayon, hindi mo naman talaga yung panahon. Napakahirap ng bakit kagagawan din kasi natin kagagawan din ng mga tao dahil nagkakaganyan yung nature natin. Para sa akin yung laging pagputol ng puno, yung pagtatayo ng mga buildings, yan kaya tapos yung pollution na nai-contribute natin sa nature, talagang grabe na. Ngayon natin nararamdaman yung mga ginawa natin na tayo mga tao dito sa mundong ibabaw, kung paano natin abusuhin yung nature natin. Naalala ko pa dati nung mga edad mga 10 pababa. Yan. Yung mga panahon na naglalaro pa sa daan. Yung alas 4 ng hapon hanggang alas 5, malamig na yan Maano na sa pakiramdam, hapon na talaga. Ganon. Pagka alas 6 talagang uuwi na kami. Uuwi na kami noon. Pagkatapos maglaro,
uuwi. Ayan. Hanggang imagine na lang, no, katoto. Hanggang alaala na lang. Napakasarap balikan siguro nung panahon na yon. Yung hindi mainit sa Pilipinas. Ano siya, payapa. Kahit na nga nasa daan pa kami noon eh, maglalaro ng tanghaling tapat. Hindi masyadong mainit. Nakakapaglakad pa ng malayo, nakakapagbike pa ng malayo. Kahit na mainit yung panahon. Ayun. Palagay niyo katoto, magbabago pa ba kaya yung ano, yung panahon ngayon? Magbabago pa ba yung nature natin? O mas lalong lalala pa yung sitwasyon natin ngayon? Kasi ano na eh, iba na yung panahon natin kasi napakagulo na. As in, talagang napakagulo na. Kung malalaman lang o makikita lang talaga natin kung ano yung pinaka nangyayari sa mundo ngayon. Yung may gyera, yung init ng panahon, yung krisis sa trabaho, yan. Yung sobrang ulan, sobrang baha, sobra na yung mga sunog na nangyayari, ganyan. Sobra na yung init, tapos marami na aatake. Ang dami na, toto, ang dami na. Sana ipag-pray natin na bumalik yung dati. O kahit na hindi bumalik, sana maging payapa lang ang mundo. Tapos sana maging hindi matuloy yung World War 3 na nagbabanta ngayong panahon na to. Yung girian ng bawat bansa. Ayan. Pinagpipray ko din yan eh, na huwag sanang matuloy. Kasi mahirap. Mahirap ang sitwasyon ng bawat tao kapag ka nagkaganon. Natuloy yun. Ayan. Okay mga katoto, ibang vlog naman to. Ibang topic naman tayo, hindi buhay Canada. Kundi ang ano naman, ang nangyayari dito sa mundo. Yung gyera, yung mga climate change, yan. Init ng Pilipinas. Sabi daw nila, yung sa mga sa ano sa amin, talagang dati daw nakakahiga ka pa sa ano sa upuan o sa higaan. Ngayon sobrang init na. As in talagang sobrang init na daw. Ganun yung nangyayari. Maraming mga naaatake sa amin. Maraming mga nasusunog yung bahay. Ganyan. Sana huwag na mapahintulutan ng Diyos sa amin, sa pamilya namin na mangyari yun. Huwag naman sana. In God's name, huwag naman sana. Okay mga katoto, mag-ingat po kayo lagi dyan. At ano, lalo na sa mga nasa ibang bansa, sa Pilipinas, at sa mga kababayan natin na nandito sa Canada, lagi po tayo mag-iingat at lagi po tayo manalangin na sa ating kapayapaan sa mundo. At sa ating nature. Okay mga katoto, mag-ingat po kayo lagi dyan and God bless!